Sinasapinalpa ni Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang talumpati para sa nalalapit na State of the Nation Address. Nagsalita rin ang Pangulo tungkol sa pahayag ni Vice President Sara Duterte na hindi na siya tatanggap ng pwesto sa gabinete. Saksi si Raffy Tima. Fine-tuning na lang daw si Pangulong Bongbong Marcos ng kanyang talumpati para sa Lunes. Isasapinalan niya ito ngayong weekend. Sinabi niya yan sa Luna Apayao kung saan namigay siya ng ayuda sa mga mangingisda at magsasaka sa Cordillera Administrative Region. Ginagawa namin. Ang problema, marami, napakarami ang gusto kong pag-usapan. Baka humapa masyado, kaya hinahanapan namin na prioritize na lang lahat. Pero tapos na yan. Sinusubukan lang namin na tiyakin na maganda na yung lingwahe, na maayos lahat ng nais namin pag-usapan ay nandiyon. At meron tayong maipapakita sa taong bayan na may nagawa sa nakaraang isang taon. Natanong din ng Pangulo tungkol sa sinabi ni Vice President Sara Duterte na hindi na siya tatanggap ng anumang pwesto sa gabinete ng Administrasyong Marcos. Okay. That's your position. Ang Philippine National Police, handa na rin daw sa SONA. Kabuuang 23,000 na police ang i-deploy sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. 8,000 sa kanila ay tatalaga sa Commonwealth Avenue at paligid ng batasang pambansa. On Sunday, we will be on full alert. We are fully utilizing our resources. Ang resources natin is manpower, logistics, and even finances. Lalong-lalo na, this is a major event. Nakahanda na rin ang lugar para sa pro-administration rally na nakapwesto sa bahagi ng Commonwealth Sandigan Bayan Area malapit sa batasan. Ang mga militanteng grupo naman, papayagan lang hanggang sa Tandang Sora sa Quezon City, halos 5 kilometro ang layo mula sa batasang pambansa. Pero hiling daw ng mga militante, makalapit sila sa hanggang St. Peter Parish Shrine, 2 kilometro lang mula sa Kongreso. Bit-bit ng mga militante ang kanilang mga effigy na balak nilang sunugin sa araw ng SONA ng Pangulo, kahit pa nagsabi na ang pulisya na aarestuhin ang mga magsusunog ng effigy. Dahil sa inaasahang mga rally sa Lunes, iwasan na raw ang Commonwealth Avenue ayon sa MMDA. Naglabas na ang MMDA ng traffic rerouting scheme. Bukod sa mga zipper lane o counterflow lane, naglatag din ng mga alternatibong ruta. 1,300 kawani naman daw ang kanilang itatalaga sa mismong SONA para magmando ng trapiko. Para sa GMA Integrated News, Raffy Tima ang inyong saksi. Bawas presyo sa diesel at kerosene at taas presyo naman sa gasolina. Posible yan sa susunod na linggo batay sa datos ng Department of Energy. Ayon sa Oil Industry Management Bureau, batay sa 4 na araw ng trading, 60 to 70 centavos ang maaaring rollback sa kada litro ng kerosene. 30 to 60 centavos naman sa diesel at posibleng walang namang umabot sa 20 centavos ang dagdag sa kada litro ng gasolina. Pero posible ring walang paggalaw sa presyo. Natigil sa kanilang trabaho ang mga construction worker na ito sa bansalan Davao del Sur nang pasukin ng baha ang kanilang bunkhouse. Umapaw daw ang kalapit na irigasyon dahil sa malakas na ulan. Lumusong sila sa baha para isalba ang mga gamit. Marami pang tubig. Nanlumo naman ang mga magsasaka sa UP Maguindanao del Norte. Ang palay na ilang linggo pa lang nilang itinanim, sinira ng baha. Damay din ang mga mais nilang malapit na sanang mamunga. Pinerwiso rin ng malawakang baha ang Kabakan, Cotabato. Apektado ang mahigit 5,000 pamilya, kaya nasa state of calamity na ang bayan. Inulan at binaha rin ang Burwanga, Aklan. Lumubog ang ilang bahay at lumusong ang mga residente. Sa Tibiyaw, Antique, nagka-landslide kaya hindi madaanan ang ilang ruta patungo sa 2 barangay. Apektado ang nasa 60 pamilya. Sa Kabankalan, Negros Occidental, isang kalsada ang may bahaging nagkabitak at gumuho kasunod ng malakas na ulan. Sa Oriental Mindoro, mahigit 1,000 residente ang nananatili sa mga evacuation center. Baha pa rin kasi sa Nauhan at Pola. Pinaka-apektado ang bayan ng Pinamalayan kung saan may baha pa sa 7 barangay. Ayon sa Oriental Mindoro PDRRMO, unti-unti nang humuhupa ang tubig kahit may panakanakang pag-ulan ngayong araw.
medyo mabagal lang po yung pag-subside ng tubig dun sa nasabi pong mga lugar. Kung nabanggit din po kasi sa amin ito ng pag-asa na kapag galing ka sa El Nino, so dahil sobrang init yung lupa, pag bumuhos ang madaming ulan at tubig, hindi agad po kayang sipsipin ng lupa yung ganong kadaming ulan. Dalawang low pressure area ang nasa loob ngayon ng Philippine Area of Responsibility. Ang isa na nasa kanluran ng Tanawan, Batangas, ilang araw nang nasa PAR. Kahit palabas na ito, posible itong maging bagyo sa susunod na 24 oras. Ang isa pang LPA nasa 865 kilometers silangan ng Eastern Visayas at maaari ring maging bagyo ayon sa PAGASA. Sa ngayon, walang direktang epekto ang dalawang LPA sa sama ng panahong naranasan sa bansa. Habagat at localized thunderstorms ang posibleng magpaulan sa malaking bahagi ng bansa. Sa datos ng Metro Weather, mataas ang tsansa ng ulan bukas sa halos buong Luzon at ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Halos ganyan din sa hapon ng Linggo pero mas malawak na ang malalakas na ulan sa Luzon. Posible ring ulanin ang Metro Manila ngayong weekend. Para sa GMA Integrated News, ako si Denise Abante ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Bago po sa saksi, ganap ng bagyo ang dalawang low-pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Tatawagin silang Tropical Depression Butchoy at Karina. 17 bahay ang nasira dahil sa ipo-ipo sa Opo Misamis Oriental. Bawi! Habang ng Webes, nang tumama ang malakas na hangin na sumira ng bubong ng ilang bahay. Umabot na ilang minuto bago ito nawala. Ayon sa MDR-RMO ng OPOL, nagsimula ang ipo-ipo sa damuhan bago nagtungo sa mga kabahayan hanggang sa napunta sa dagat. Wala naman nasaktan at inaasikaso na ng Municipal Social Welfare and Development Office ang paunang tulong sa mga apektadong residente. Ayon sa PAGASA Mindanao, ipo-ipo o water spout ang tawag sa malakas na hangin na nagmula sa dagat o water body, samantalang buhawi o tornado kung sa lupa ito nagmula. Pero sa nangyari sa Opol, tinawag ito ng PAGASA ng ipo-ipo dahil mas mahaba umano ang itinagal nito sa dagat kumpara sa lupa. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.